por bicho no bus. Sa 882. Isang oras ng siksik na balita, panayam at impormasyon. Narito ang broadcaster na subok na sa paghahatid serbisyo. Vic de Leon Lima. Wala po si Steve, ang ulo ng Voltas 5, mga kaibigan. So, for the meantime, dun muna tayo. Si Mark muna ang iyong makasama. Magandang umaga sa ngalan po ni Ginoong Victor de Leon Lima. Si Edwin Yusabi muna ang agapay sa kanyang palatuntunan. Di man po marapat ay kami po ay nagaanyaya sa inyo pakinggan ang mga tuloy-tuloy na mga balita at impormasyon, mga panayam at ilang mga paksa na ating tatalakayin sa kabuuan ng ating program. At sa mga nagtatanong, lalo pa sa mga followers, taga-subaybay ni Kuyang Vic de Leon Lima, eh nag-back up po siya for the day dahil inuubo. Maging totoo tayo, di ba, Kuyang? Eh, kaysa naman magpapa-impress na kaya pagkatapos panayang patay ng mic at inuubo. At saka si Kuya Vic, aminin ko sa inyo, talagang pagdating ko sa pagbabantay kalusugan, medyo sensitive siya. Mas mainam na daw yung wika nga, nag-iingat ng ingatang ka. Ayun yun, ganun ka-prangka yun eh. Eh may nararamdaman ka na, magpapakitang gilas ka, papa-impress ka. Katapos hindi ka naman mo pala kakayanin. Dito anya sa amin na mga senior, kinakailangan maging totoo ka sa sarili. So hanggang mamaya tayo magkakwentuhan, mga kaibigan, sa pagdamutan niyo muna ng samahan ko kayo sa kabuuan ng program and hoping na sasamahan niyo rin kami sa kabuuan ng palatuntunan. Serbisyo ng lubos. Reporters, ang ating mga tagapagulat at here and provinces, mga kaibigan, para tayo magkaroon ng kabuuan ng paksa't talakay ngayong araw. Medyo talaga bang para tayo na naginip, ano? Medyo nag-relax-relax ang marami nung sabihing bumababa ang bilang, downtrend ng bilang. Oh, relax, labas na tayo. May nagbukas na ng ilang mga restaurant, nagbukas ng negosyo. Medyo sabi slow, unti-unting may tinatawag pang granular lockdown kuno. Kung ano-anong mga sabi kayo, paraan para masimulan ng negosyo. Nandun na tayo eh. Gusto nating kumita, kumilos from the old normal. Gusto nating ipagpatuloy yung ating ginagawa. Pero yan ho ay sinasabi nga, magangyayari lamang yan kapag lahat ho tayo ay nabakunahan na. At kung worst come to worst, makamit natin yung herd immunity. Pero dun sa herd immunity na yon, kung saan tayong lahat halos ay magkakaroon na ng immunity sa karamdaman ito, maraming magbubuwis buhay. Ha? Hindi porke, ay sana maabot natin yung herd immunity. Hindi yun, hindi mo dapat hinahangad yun dahil maraming magbubuwis buhay pang nagkataon dahil para kang sabi kayo suntok sa buwan ho yun hanggang walang bakuna. 9 minutes, 30 seconds, makalipas ang alas 10, buwena manong balita. BWIZ Patrol! Nakakailang mga balita na ho yung ating mga kasamahan sa mga departamento ni gobyerno, mga private offices na mayroong mga nabamatay na opisina kasama dahil sa COVID-19. Again, sa Congress, may nadagdag na namang isa. Jesus Maria Joseph. Patrol 7, Jill, come in. Isang staff na media press office ng Congress na namatay dahil sa COVID-19. Ang nasawi si Mark Castro. Ayon kay Celine Marie Bencamino, opisyal ng media press, si Mark Castro bago matay sa COVID-19 ay meron sakit ng diabetes at hypertension. Buti Castro, ang kanyang dalawang anak ay positibo na sa COVID-19. Inisipto 7 na Jill Reyes, santok ng mabasahin, pinatawa ng hospitalizing. Ngayon, sakto. Ang COVID-19 lalong nag-a-agitate, lalong nagpapalala ko yung winner, mga kaibigan, dun sa kakaramdaman ninyo. Kaya kung kayo merong hika, merong kayong mga kasamahan sa bahay na medyo bagsak ng immunity, ibig sabihin nakatatanda, may edad na, ano? Tama yung binabangit nila kay Rolly Gonzalo kanina, pinakikinga ko madaling araw. Dapat uuwi siya, nakaschedule na siya umuwi. Kaya lang, tumaas uli yung, sabi niya, yung nanay ko yung 90 anos mahigit na, mas delikado. Ayoko namang sisihin ko pa yung aking sarili. Ganon din si Kuya Winner. Si Nanay Edith Contino, ilan taon na? 85. 84. Nanay Edith. Bagamat na 84, lagi nakikinig sa atin, matalas pa yung matanda. Pero, wika na, kinakailangan, di man lumalabas yun, ikaw ng anak, kasamahan sa bahay, mga kapitbahay, kayo na ho ang wika nga natin sumunod dito sa mga protocol na ibinibigay ho ng ating mga otoridad, ng mga health expert in particular, kung paano natin lalabanan for the meantime ang COVID-19, isang kalabang hindi ho natin nakikita. Alas, yes on sa mga kaibigan, ilang pa rin ho sa mga pangunahing mga paksa ng mga balita, yung mga mass gathering, huwag tayong makulit.
Pag ganyan, parang naririnig ko yung laki ng boses ni Kabik eh. Huwag kayong makulit, yung mga mass gathering na yan, tigilan na muna. Marami yung nag-iin, sabi nga natin eh, naghahangad, nagbabalak na magkaroon ng mga mass gathering. Hindi natin tinututulan yan, lalo pa kung yan po ay religious activities. But somehow, nauunawaan naman siguro tayo ng ating pinaniniwalang may kapal kung tayo hindi nagkakatipon dahil tayo nag-iingat at sinusubukan niya tayo. No? Yung mga mass gathering kasama na yung mga religious activities, ipinagbabawal muna yan sa ilalim ho ng strict quarantine measures. Ipinatupad na ho yan today, March 22, mga kaibigan. Kaya't wala muna kayo makikita mga pagtitipon-tipon at ang NCR ay nasa loob ho tayo ng bula. Nasa loob tayo ng tinatawag na bubble, mga kaibigan. Ano? Huwag kayong maghahangad na maging malikot at baka tayo putukan. Uy ka nga, Kuya Winner. Natawa si Kuya Winner. Di ba ganun yung gulay, di ba? Pagpalagay mo, imagine, pumikit ho kayo. Parang paglalarawan lang. Merong bubble. Nandun tayo lahat sa loob. Umiikot-ikot tayo sa loob ng bubble. We're playing around the bubble. Eh, malikot ho marami sa atin. Nasundot natin yung bubble. Pumutok. Ayun. Doon na ang kakalat ho yung mas maraming ano, wika nga natin, yung pagiging matigas ang ulo. So, maya-maya, makipag-ugnayan tayo sa ilang mga taong involved ho dito sa usapin na ito, mga kaibigan. Lalo pa yung mga employers, mga samahan, kung paano nila kukontrolin ito pong mga bagay na ito. Yung mga businesses at ilang industries sa mga lugar, sa ilalim ho ng General Community Quarantine, ay suspendido ang activity until April 4. Ayan. Yung driving schools, yung mga traditional cinemas and video. Naku, wala nang pumapasok talaga ng sine. Sino ba naman papasok ng sine? Ikaw, Kuya Winner, papasok pa ba ng sine? Oh. Isa lang nasa isa mo, pagpapasok ka ng sine. Oh. Lalo pa yung nagkakatakutan na lahat. Pag di ka nagpapigil, tiyak na nang gigigil kayo sa pagpasok sa sine. Lalo't may kasama kayo. Traditional cinema, bawal ho yan. Yung mga libraries, bakit bawal? Magbabasa lang naman ako doon. Bawal ngayon dahil kulub yun. Ha? Tahimik na tahimik doon. Bawal na muna yan. Magkakatipon-tipon. May mga magbabasa, magre-research. Yung mga archives at yung mga museum. Yung mga limited social events. Na accredited ng mga establishment ng DOT ay sabi nga exempted yan sa kailangan nasa open air kayo. Nasa open air. Halimbawa may mga activities kayo, kamukha dyan sa mga parks and wildlife po pwede dyan. Pero yung mga sabong, bawal muna yan. Huwag kayong makulit. Yung bagang mag-uumpog balikat kayo, bawal muna yan. Bawal muna yung mga umpugang balikat. Amo yan ang hininga. Ikaw, Kuya Winner, di mo dinanas yun eh. Ako, palagay ko si Victor De Leon Lima, din dinanas yung sumakay ng MRT na halos yung amoy ng tenga nung katabi mo, maaamoy mo talaga eh. Yung init ng kanyang hininga ay madadampi sa batok mo. Noong panahon na old normal yung MRT, mabuti na lang binago. Hindi mabago yun ng ordinaryong tao kung walang mangyayaring ganito. So itong pangkaganapan na nangyayari ho ngayon, marami medyo kasi parang, ano ba ito? Parang nagiging hopeless romantic na ang dating. Ano ba ito? Ayokong mangyari ito, pero nangyayari. Meron hong mga bagay na beyond our capacity, beyond our minds, wika nga, na mapagtatanto natin ang purpose at the end of it. Sana nga eh kung abutin natin at kasama tayong ma-achieve yung purpose na yon. 15 minutes past 10 o'clock. Babalik kami sa aming pagbabalik. Probably may makakapanayam na ho tayo, mga kaibigan. Ito ang programang Servisyong Lubos sa 882. Let's Balance the Team! Servisyong Lubos sa 882. Ay, naka, minipindot ko yung camera na gano'n eh. Let's vault in! Naalala ko way back then, mga kaibigan, that was 1978, 79, 80, nung kami lukon-luko dyan sa, ano na yan, sa cartoons na yan. Anyway, nasa linya ho natin si Caserio Ortiz Luis Jr., ang nangamumuno dyan po sa Employees Confederation of the Philippines. Caserio, gandang umaga po. Ay,
Good morning sa iyo, Edwin, at sa ating mga tagapakinig. No, tagal nating di nagkakakwentuhan, pero anyway, si Kabik naman, matalas, si Kabik madalas mong makakwentuhan. Pero ito na ngayon na sitwasyon, mukhang, wika nga natin, higit pang naghihigpit ngayon, at mukhang may problema na naman tayo. Itong pribadong sektor ay medyo nalalambing baga na do sa pagbibigay ng mga bakuna. Ano ba ang posisyon ng private sector, particularly itong ECOP, dito sa sinasabing pagtutulong-tulong na natin para ma-achieve natin yung sapat na bilang ng mga bakunang maibibigay sa ating mga manggagawa, Kaseryo? Alam naman natin from the very start, sinasabi ng gobyerno, lahat ng babakunahan, sagot ng gobyerno. Kaya naglaan nga ng 75 to 80 billion pesos na mostly inuutang lang din naman natin. Ano? At nahihirapan ng gobyerno, unang-una, meron tayong disadvantage dahil according to our procedures, laws, hindi po pwedeng nagdideposito ang gobyerno. Apo. So ang nangyayari, yung mga mayayamang country like the US, UK, yung iba pa European countries, ang ginagawa nila, binablock nila yung, kumbaga ba, bagay sa sine, binibili lahat yung ticket. Mm-hmm. 2 or 3 times the requirement, ano? Mm-hmm. Tayo, na hindi nagda-down, napupunta tayo sa puwitan, no? Uh-huh. At biting-biting tayo. Kung hindi pa may mga donation, di wala pa tayong dinatanggap hanggang ngayon, no? Anyway, ang naano namin, plus the fact na may mga kumpanya na mga empleyado namin humihilig na hindi sila frontliner eh. Mm-hmm. Parang tingin nila mga next year pa sila mababakunahan, no? Uh-huh. Plus, yung choice ng bakuna, siyempre na maraming na chismis-chismis dyan, meron silang choice. Mm-hmm. So nagsasabi, ito yung tama sa amin, ano? So because of that, plus the fact na nung una pa naman, nag-aalok naman talaga ng private sector, yung grupo ni PA Joey Concepcion, na mag-donate ka ng kalahati, marami na rin order. Mm-hmm. Kaya lang, itong huli, medyo nakikita nga namin na medyo may problema. So, nag-offer kami. Mm-hmm. Meron naman kami mga contact na sarili, yung nag-offer kami na kung pwede pabaya kami bumili. Mm-hmm. Total, lahat ang bibilhin naman namin, kabawasan sa budget ng gobyerno. Mm-hmm. Dahil lahat sagot ng gobyerno. Eh. Mm-hmm. Inaan namin, maiko-coordinate ba sino na bakunahan, hindi naman magkaka-doble-doble yan. Pero pati sa rollout. Excuse me, sir. Kung kayo bibili at halimbawa, sabi nga, pass forward, pinayagan kayong bumili, iyan ba ipamamahagi nyo rin ng libre o ipababayaran na sa mga empleyado? Libre ito sigurado. Wala nag-offer dito na bibili commercial. Kaya lang yung mga pumapasok dito, talaga ipapamahagi. So in short, anything that the private sector, pati yung mga LGU that bought, talagang para sa mga empleyado yan. Mm-hmm. Hindi naman kaya nga sinasabi namin, iduduretso ko lahat, bakit pa? Punta naman talaga sa mga, hindi naman mayayaman lang magbabakunan yan yung empleyado yan. Mm-hmm. Na ang feeling ng iba, frontliner din naman kami kasi economics natin yung mga manufacturing. Mm-hmm. Bakit naman ay kakahuli-hulihan kami mga ano. So yun ang driving. Mukhang may problema yung gobyerno, the nearest that we can gather, dalawa yung point na nire-raise nila, no? Mm-hmm. Yung una, mayroong pinasambata sa Kongreso yung COVID-19 yung vaccination na law, ano? Mayroong prohibition doon na ang private sector cannot buy directly. No. Yun naman, kung talagang gagawa ng remedyo, pwede namang one-liner amendment lang ng law yun eh. Hindi nga namin nalaman, ba't ilagay pa ng ganung provision, ano? Kung naka-recess naman, executive order can cure that. Yung pangalawa na rinig namin, hindi rin maaari dahil
yung mga mabakunahan, eh, naghihingi yung mga supplier, yung mga professional guarantee ng indemnity guarantee that will be paid by the government if something goes wrong. Dahil nadala sila rin sa vaccine, di ba? Yes, And sinasabi naman namin, ito naman, yung babakunahan, ito naman yung babakunahan talaga ng gobyerno to, kaya lang kami magbabayad at mag-i-import na yung ano. Hindi naman kami kukuha ng bakuna, hindi nang binibili ng gobyerno. Mm-hmm. At yan naman, kaya sabi namin, dapat talaga, kung mapapakiusap namin sa supplier na huwag na kami hingin ng ganon, o tumaas ang konti presyo, tuwiling yung mga kumpanya, okay lang. Pero kung hindi naman, ito naman tulong lang sa gobyerno. Dapat kong guarantee. Yes, sagot din ng gobyerno. Dahil kung si Juan babakunahan ng gobyerno at bumili ng bakuna yung private sector, dapat sagot pa rin ano yung guarantee. Hindi ha? Under supervision naman nila. So, hindi alam kung mayroon pa ibang problema. Pero yun ang mainly nakikita namin so far na parang objection. So kami naman, may maraming kumakalat-kalat at chismis dyan, kaya rin ayaw payagan yung ano dahil baka mabibisti yung presyo. Hindi totoo yun. Sa totoo lang, yung presyo yung dininegosyate ng gobyerno, baka mas mura rin makukuha namin. Dahil siyempre, iba na yung gobyerno ko. So hindi totoo yun. Talaga ito lang siguro yung organization, yung control, saka yung ano, yung siguro talagang problema. Pero marami, kung remedyuhan, pwede. Kung hindi naman, wala tayo magagawa. Napakahirap namang sabihin na yung kalusugan, ninegosyohin pa ng mga nasa pribadong sektor. I-accredit naman nila yung sino yung pwede mag-import Hindi ito yung business. So kailangan pa rin ka, sir, yun, ng wika nga natin, yung imprimatur o yung pagpapatibay mismo ng ating Kongreso particularly. So mayroon kayong negosasyong ginagawa ngayon with the Congress, with the Senator somehow? Wala. Meron naman mga congressmen at mga senator na nagsasabi na suportahan din na yan But it has got to be the executive department saying that they agree with it so that maamindahan yun yung law. Madali naman yun. Mm-hmm. One-liner lang yan Pagka meron consensus na yan yan lang nila yan. Papalitan lang nila. Alright, given na bibigyan kayo ng otoridad at papayagan na kayo, meron na hubang direktang kaugnayan kayong supplier so far? Alam mo naman ang private sector, lalo na yung mga malalaking kumpanya, kilala lahat yan yung mga malalaking kumpanya abroad. At kilala niya yung pharmaceutical, mayroong mga relasyon yan. Lalo pa nga niya sa China, sa India, kahit sa US. Yan naman madali yan, madaling ilalalaan lahat ng ano yan, ng mga private sector yan. Alright, so baka meron ako din ay tanong, gusto nyong idagdag at ipaalala sa ating mga otoridad, sa ating mga kababayan, Kaserio, nasa inyo po. Gusto ko lang magkomento sana, dito sa nate-terrorize tayong masyado, yung ma-overwhelm itong ano, ito ba ano natin. Bakit ba ang ginagawang remedyo lagi paghihigpit? Ang mga tao after one year nagre-rebuild nila kaya hindi na nangyayari. Salit na maghigpit kung ang problema ma-overwhelm yung ano bakit di gawin yung kailangan gawin? Alam mo, nung araw, nung kasagsagan niya ano, nung una, nung kataasan nagbukas tayo ng mga quarantine center, yung naalala ba yung si Rizal Memorial, yung World Trade Center, yung mga LGU, nagbukas yung mga eskwela, kinumbert nila, yung mga barangay, nagkumbert sila, tapos kumuha ng mga volunteers, nagbigay ng volunteers ng Department of Health, pantulo sa kala, yung mga private sector naman, nagbigay rin ng ano, yung mga hospital, nakulang yung emergency ano nila, ang ginawa, nagdagdag ng mga kwarto, kinumbert na sa ICU.
At mahirap noon dahil noon wala tayong mga gamit. Mm. Eh ngayon, kumpleto na ang mga gamit natin. Mm. Eh noon maraming na-impact ng mga nurse, doktor dahil hindi natin alam pa yung PPE? Yung sakit. Oh. O tapos di wala tayong mga di walang PPE, oh. wala yung mga ano, wala tayong alam noon, pwede mo hugas ng kamay, yes, tsaka paracetamol. Yun lang. Eh ngayon, ibang istorya na ngayon. Bakit ba dumagsa? Totoo yun, marami nagpabaya dahil ngayon nagre-rebelde. Pero marami pa rin rason. Bakit dumadami? Alam mo, isang rason? Mm. Eh, nung araw, ang quarantine sa bahay. Mm. Tapos bigla natin inutos. Ngayon, recently, huwag na sa bahay, nagkakahaw-hawa, dapat sa ospital. Oh. O di, takbuhan sa ospital. Mas lalo, o, pangalawa, lahat ng galaw natin ngayon, kailangan may testing ka. E mura na yung testing, tsaka available everywhere. Yes. O di, pumunta ka sa probinsya, testing ka. Yung mga OFW, katakot-takot na testing ang ginagawa. Ulit-ulit. Then dumadami yung testing. Dumadami yung testing, dumadami positive. Tapos bakit hindi asikasuhin natin? Pwede naman natin ibalik lahat yan. Mm-hmm. At natatakot tayo ba overwhelmed? We overreact. Kaya yung mga nag-advise kasi riyan, na-advise, wala naman tayo sa ekonomiya, wala naman pakialam kung mamatay sa gutom yung mga empleyado nagtatrabaho. Yun ang inuuna natin. Yeah. Eh bakit di natin unahin yung... Madali naman, kung overwhelming ka lang hospital, yun nga, ba't di ibalik yung dati? Yun, a few billions. Samantala, yung mga remedyo nila, bilyon ang cost sa economy. Uh-huh. Yung mga tao, yung mga bata na mahihirapan. Eh bakit yun, ginagawa natin? Eh ang dami pa pwedeng gawin. Sabi ko nga kasi, na-create na yung fear factor sa marami. Kaya yan, nagkakaroon ng panic. Kasi nga, para ang gobyerno, they abdicated the role of information dissemination to private sectors na dubious naman ang intensyon. Mm. Hindi ko malaman kung ba't sila, ala naman mga tayaya ba yun, wala accountability. Mm. Eh, ba't sila parang ka-advise ngayon, wala naman sila expertise. Yung binibigay nilang data, okay, fine. Yan eh, kung may program ka, kahit as high school student, magagawa yung mga projection na yun eh. Mm-hmm. Basta mayroong program, kaya-kaya na magawa yung program. Pero problema, nag-a-advise sila. Mm-hmm. No, tama. Nakita ko nga sa isang channel, byline eh, advice approve sila na nag-approve eh. yung pagbabalik ng vaccine dito sila na nag-approve but ganun yun. eh samantalang yan naman eh nung una yung grupo na yan eh hindi naman namin maalam kung saan yan nung una sabi nila UP sila tapos nung i-deny sila na UP nag-i-interview hanggang ngayon. Ngayon, octopus na, octa. Oh, octopus. Oh. Anyway, Caserio. Octopus. Maraming salamat. It's a pleasure to have you. Thank you for your candidness, sir. Tatawag ulit ka na, sir. Okay, salamat po. Sige, thank Caserio you. Caserio Ruiz Ortiz, mga Luis Jr., mga kaibigan, ang taga-pangulo. President, ECOP, Employers Confederation of the Philippines. Philippine Standard Time, alas 10, imagine na, Sorbisyon Lumos. O, nagdadagdag ng butas sa sentron. Dahil nangangayayat eh. O, may mga nagtetext naman dito, nagtatanong ba, bakit nangayayat si Kabik? Ako pala tinutukoy nila. Unuhan, di ko makuha eh. Yung ating mga avid listeners ni Kabik Tor de Leon Dima. Mamaya babasahin ko yung inyong mga pinagpagurang text messages. Hindi naman tayo ganyan nun wika nga natin eh. Bibigyan natin daan yan. Pero isa sa ilalim mo muna, ito muna ang informasyon, balita muna tayo. Isa sa ilalim muna sa General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan,
Rizal. At yan po ngayong araw, March 22, magsisimula hanggang April 4. Ba? Familiar sa akin yung April 4. Kaya ako naalala yan, Kuya Winner, eh. Gumraduate ako sa kolehiyo April 4 na. Ayan. Delay no nung pa kami magtapos sa kolehiyo eh. Anyway, it's so April 4, tatagal itong GCQ, mga kaibigan. At laman yan, itinatakda sa ilalim ng panuntunan na yan na tanging mga essential travels lamang sa mga nabanggit na lugar ang papayagan habang nananatili naman ang public transportation. Merong bus, may sasakyan, pero kung kayo pupunta lang halimbawa ng Cavite, Laguna, Bulacan o Rizal for a purpose of visiting somebody, may dala kayong bulaklak, may dala kayong tsoklate, hindi mo na ba, hindi mo na uubra yun. Wala naman mga piyesta-piyesta ngayon. Bawal ang lahat na mga mass gathering, kabilang na yung mga religious gatherings, at hindi rin hinihimok yung pagbisita doon sa ibang mga tahanan o mga kaibigan na hindi kabilang sa inyong mga immediate family. Ayun. Mabuti naman, nililaw yun. Dahil ako, umuwi ako ng Bulacan dahil pinupunta ko ate ko. At pag di ako pumunta sa ate ko, walang ayuda, gutom ate ko. Mabuti naman, nililaw yun. At ipinapayo rin na ang pagsusuot ng face mask kahit pa nasa loob ng tahanan. O yan, no, mga kaibigan, ha? Lalo pat galing kayo sa lugar. Kaya nga lang, malilimitahan talaga ako. Tama yung sabi ni paring Alex Santos kanina. Malilimitahan ako dun sa pagpunta ko dun sa aking apo. Medyo sabi nga, with your concern. Kasi kadalasang pagpunta ko dun, Kuya Winner, galing ako dito eh. Galing ako sa opisina eh. Uuwi pa ako dun sa Quezon City, babalik ako ng Cubao. Eh, magkoconsume ng oras. So, ang ginagawa ko doon, medre, na wag muna. Apo, wag muna, ha? Hanapin na lang, patawag-tawag muna tayo. Ano na lang muna tayo, video call. At limitado lamang sa 10 katao ang maaring dumalo sa mga kasal, binyag, burol. Naku, nakakalungkot ito. Oh. Pag namatay ka sa panahon ito, wala na yung old normal na dinadagsakan ng iyong mga nagmamahal na sa buhay. Kaya, parang ano, bakit? Yung ating mga kapatid sa Islamic faith, di ba, Kuya Winner? Pag namatay, hindi naman ginagawa nilang gradyoso yung kanilang pagkamatay. Pag namatay ngayong araw, mamayang hapon, bago lumubog araw, eh, inililibing na eh. Oh. So, ganun na magiging siguro kalakaran. Samantala, punta natin si Patrol 5! D-W-I-Z Patrol! Ayay yung pango sa Maynila. Kuya Ngaya, anong report dyan? Sa lalawigan ng Cavite, Edwin. Nagsimula ng magpatupad ng mahigpit sa mga checkpoint ng Philippine National Police. Yung mapapasok sa Cavite, hinahanapan na ng mga ID. Yung galing ka rito sa Cavitex, galing ka ng Paranaque or Boulevard, papasok ka ng Bacoor, dito sa boundary ng Las Piñas. Boundary ng Las Piñas at saka Lungos, itong Talapa. Ay yung checkpoint dito ay muling binuhay at lahat ng mga motorista ay hinahanapan ng mga ID at tinatanong kung saan pupunta. Hindi lamang dito sa Lungos, maging yung boundary ng Las Piñas at saka Bacoor. Yan sa may Daang Hari ay ganoon na rin ang mga patakarang ipitutupad. Hinahanapan ng ID yung mga motorista at tinatanong kung saan sila pupunta. At kapag nagkamali kayo ng sagot, na kaya kayo papasok sa isang lugar dito sa Cavite, ay para umatid ng birthday party, o kaya ipamamasyal, hindi kayo paiintulutan, payo-u-turn kayo, bumalik kayo sa inyong pinanggalingan. Nadadalaw lang po sa kaibigan, bawal? Bawal ba yan? Bawal, bawal oh. Bawal. Kaya yan ang paalala natin sa mga motorista ngayon, ha? Yung mga mahilig maglalakwatsa, nagkakahigpitan na po sa mga checkpoint, hindi basta-bastang pinahihintulutan na yung mga motorista na gagala-gala dito sa lalawigan ng Cavite dahil nga doon sa patuloy na paglala ng mga tinatamaan, sa pagdami ng mga tinatamaan ng COVID-19. Pagpasok natin dito, pag yung palabas ka naman ng Cavite, parang Edwin, wala naman checkpoint eh. Walang checkpoint, yung papasok lang. Pagdating ko dito sa Rojas Boulevard, dati-dati may checkpoint dito paglabas mo ng toll gate, ng Cavitex. So, wala yan, walang checkpoint. Meron checkpoint lang ako nakita dito sa kanto ng Quirino Avenue at ng Rojas Boulevard, pero nag-iisa yung police. Wala muna sila, nag-iisa lang yung police, nakapal.
hindi naman sila naninita. Mm. Hindi naman sila naninita hanggang sa ako'y pumasok dito sa compound nitong ospital ng Maynila, kung saan ay ipinagpapatuloy ngayong araw, Marso 22, yung pagbabakuna kontra COVID-19 para ito sa mga priority sector sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila Health, kay Manila City Health Officer Dr. Arnold Fox Pang, ang target ng pamahalaang lungsod na makapagbakuna ng 2,152 individual. 2,000 sa kanila ay mapapakunahan ng AstraZeneca vaccine sa dito sa ospital ng Maynila Medical Center, abang 152 naman ang makakatanggap ng Sinovac vaccine dyan sa Santa Ana Hospital sa Santa Ana, Maynila. Kasunod dito ng pagdating kahapon ng karagdagang 3,930 doses ng AstraZeneca at 308 doses naman ng Sinovac vaccine mula sa pamahalaang nasyonal. Bukod naman sa medical frontliners, mababakunahan na rin sa Maynila yung ilang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office personnel, contact tracers, social workers, mga miyembro ng barangay, Health Emergency Response Team at BGMP personnel. Hinikayat naman ni Manila Mayor Isko Moreno na magpapakuna na yung mga individual na kabilang sa priority health sector, anya dagdag protection ito para sa kanila at sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Pinasalamatan din ang alkalde yung pamahalaang nasyonal sa suporta nito sa mga batang Maynila sa gitna ng pandemya. Thank you si Kuyang Aya Yupang ko, mga kaibigan, alive and kicking, despite na medyo sabi niya pa-senior-senior na, kayang-kaya pa ni Kuyang Aya. Bilib ako dito sumama na ito, no? Anyway, ano't ano pa man sa ating mga taga-subaybay, yung nire-report ni Kuyang Aya, yung mga paglalagay ng checkpoint, huwag kayong matakot kung makita niyo yung mga police. Hindi uniforming police yung suit nila na ordinary, yung parang blue, di ba, Kuya Winner? Ang suit nila ay parang pansundalo, camouflage. Ibig sabihin nun yan, naka-heightened alert lang sila. Ibig sabihin, heightened alert sa kundi paamang anong kalaban, kundi dito sa kinakaharap po nating pandemic pa rin, virus. Samantala, pinapayon naman ho yung pagsusot pa rin ng face mask kahit kayo nasa loob ng bahay, nasa sa inyo na huyang. Kung wala naman kayong kaisama, siguro, kumporme, pakiramdaman din ho ninyo ang inyong sarili kung ano ang nagiging pintig ng inyong pulso pag kayo naka-face mask. O, ikaw ba, Kuya Winner, nagdoble ka ng face mask, hindi ka ba nahihirapang huminga? O, hindi naman. Pag hindi kayo nahihirapang huminga at konbinyente naman kayo, okay lang. Pero halimbawa, kayo nag-face mask, pagkatapos saka kayo sisinghap-singhap, nahihirapan kayo, parang mahirap ng ipayo kung anong dapat gawin. Ano. Kailangan daw, naka-face mask eh. Pero may mga taong, wika nga natin, mahina yung kanilang respiratory capacity. Pag natatakpan, lalong hinihingal. Parang ako, nahihingal ako pag nagpe-face mask. Ano't ano pa man, ay kailangan natin sumunod. Yun ang pangunahing intention ngayon ng pinaiiral ng mga bagay na ito. Papayagan lamang daw yung mga outdoor o itinatawag na alfresco dining. Yung pala tawag doon. Tanda ko na ito, ngayon ko lang naraman tawag doon, alfresco dining. Dining sa garden, sa garahe, yan, mga ganun. Alfresco dining, kung may mga maayos na engineering at administrative controls dyan sa inyong lugar. Bawal ding lalabas ng bahay yung mga menor de edad, pati na yung mga edad 65 pataas, at iiral 10 p.m. hanggang 5 a.m. ang curfew, at gaya ng inire-report ng ating mga kasama. So, ito ho, mga kaibig, malalagpasan din natin ito. Lagi natin sinasabi yan, anumang mga napakarami ng pagsubok na pinagdaanan nating bansa, at bahagi na ho yan ng nakasanayan na natin na tayo ho'y, wika nga natin, nakakalagpas naman sa pagsubok. Oh, hindi naman sila sinasabi, hinahamon natin yung pagkakataon, pero kinakailangan lang ho ay maging bukas ang ating sarili na bawat araw na dumarating sa atin,
Just as tinatawag natin sort of test lang ho yan. So, dyan ho sa Kongreso, kaya kamukha doon sa mga kabubukas na ng radyo, meron na naman daw ho nag-positive batay doon sa plus report ni Gil Rosonto kanina. Mm-hmm. Palakasin ang resistensya at pangalagaan ng kalusugan, katawan at isipan. Yan ang laging sinasabi ng mga health expert bilang payo ho sa atin. And of course, eto, buksan na natin muna yung sa nalalabing 10 kalahati minuto, buksan natin yung FB Live para makita din natin yung mga sumusubaybay dito sa program ni Kuyang Vic, yung kanyang mga tahimik pero nagbabantay na mga fans, si Nigno Mauricio, si Makay Suzuki, si Annette Allegredi, yan eh, ano na ho yan, mga corporate viewers na natin yan. Nakabantay na ho dito yan. At sino nga nagpadala sa atin ng sangkahong ano dyan, face mask pagkadami-dami? Si Andrea Jong ba yun? Naalala mo? Ate Andrea, naman-naman. Baka nakaiwan naman ayuda. Gulat kami, may dumating dito galing ano eh. Sabi nung asawang hapon yata ni Ate Andrea, ako kung basta foreigner eh. Nadala ko yung mga kaibigan ko sa DWIC ba? Ay dumating dyan eh, isang pagkalaki-laking kahon na yun, may mga, ako may nakuha akong isa, na kobre kama, ayun, ginagamit ko, na yung puti. Tapos, patakot-takot na face mask, ano ha? Pero sa tagal na yun, wala na. Hindi na pwedeng i-recycle eh. Anyway, si Nino Mauricio, wag na na, aga-agay, ito si Nino talagang panto ni, ano, Secretary Duque. Si Gander Ablang, tama, si Caserio, may punto. Oh, sa nakikinig silang maigi dun sa ating panayam. At mga bati si Lloyd Plum at si Ate Annette Allegredi, tapos si Bani Natibaded Ninyo. Good morning ka Edwin, ka Vic at mga kaserbisyong lubos. Si Siren Pablo, siguro naman common sense yung pagsusot ng mas sa loob ng bahay ka Edwin. Yung mga may karamdaman, yung dapat magsuot ho, diba? Cold morning here in Taiwan, sabi ni Emily. Tapos sabi pa nun sa, hindi ako sa COVID mamamatay sa face mask, hirap akong huminga. Mahirapan kang huminga dahil sa mask at face shield, dodoblin pa face mask, sabi ni Ka Victor Tadeo. Pakiramdaman ho ninyo yung kapasidad ninyo. At kung talagang hindi nyo kakayanin, better yet, stay home. Stay in your room. Para sabi nga napagbigyan niyo yung regulasyon at napagbigyan niyo rin at ang yung sarili ay nalayo din sa disgusto o risko, ano. Anyway, sa ilang pang mga karagdagang mga balita kasi umabot na raw sa 29 Metro Manila Hospital ang nasa critical levels batay doon sa mga report ng ating mga kasama. Ang occupancy rate ng mga 29 na hospital sa Metro Manila ay medyo hindi na nakatutuwa sapagkat ang pagbaba ng nurse ng kanyang kamay doon sa pagtulong doon sa isang pasyente, pag talikod niya meron na naman isang pasyente. Ganoon ka ano katindi ang dami ng mga nasa sa mga ospital ngayon. Kaya nga lang yung pinunto ni Caserio Ruiz Ortiz kanina, mas mainam na kung kayo ay medyo di maganda pakiramdam, pakiramdaman niyo muna yung sarili sa inyong bahay. Kaya daw lumalala, pakiwarin nila sa nakikita nila. Marami ho yung may hindi na alam ng maraming nakakahawang sakit, airborne yung ating problema. Labas pa ng labas. Lalabas, hindi magmamas. Ngayon, kinokontra. Kaya medyo yan ho ay malaking problema. Pero ugatin natin, a year ago, saan ba talaga nagmula itong problema na ito? Sa bandang huli yan, mapagtatanto din talaga natin kung ano talaga purpose itong bagay na ito. Hindi ko ano pa man na sinusubukan ng ating pananampalataya, hindi ko ano pa man sinusubukan ng ating lakas ng katawan, kundi sa dakong huli, lumilitaw naman talaga, wala namang lihim na di mabubunyag. Ano? Anyway, sa ilang pa mga karagdagang paksa na mga balita, yung ano pa yung ating alamin sa ito ng mga karagdagang impormasyon na ating hinihimay mga kaibigan. Diyan sa mga probinsya, ayan, yung mga probinsya ngayon, nagkakanya-kanya daw ho ng estilo. Naalala ko, no, Kuya Winner, nung last year, nung unang ipatupad yan, dun sa mga boundary ng probinsya, particular lalo dyan sa Bulacan,
Eh, kadami pa mga dayami inilalatag doon sa bawat boundary. Nilalatagan ng dayami. Tapos yung dayami ay babasain ng ano, galong-galong, Clorox. Oh, para at least saan nila eh, eh sabi, kahit anong gawin, oh, di, na, napigil ba hindi? Kasi nga airborne ho yan. Maraming mga misconception. Pero at least naliliwanagan ng marami na hindi madaling kalaban itong ating hinaharap po ngayon, mga kaibigan. Anyway, ilan pa rin sa mga reaksyones ng ating mga taga-subaybay habang kayo nandiyan at nakikinig pa rin sa ating program. Mamaya ho masusurpresa kayo pagsapit ng alas 11. Sapagkat may makakasama na, hindi naman bagong makakasama si attorney, pero masusurpresa kayo mamaya. Iba nung ipapakiramdam ko nung makikita ko siya eh. Pati si Kuya Winner eh. Nagulat. Anyway, itong mga karagdagan pang text natin na babasahin natin later on. Dito pa sa mga balita ho, mga kaibigan. Yung Pilipinas daw ay gumaganap dun sa tama namang response at any given time dito sa kanila mga approach sa pagtugon sa pandemic. At magkakatuwang na nag-uusap-usap ngayon yung ating mga kalihim sa aparador ng Pangulo, sina Finance Secretary Carlos Dominguez III, maging si Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, eh pinagtanggol naman ang pasya ng pamahalaan na unti-unti buksan na nga ho yung ating ekonomiya despite the threats of possible COVID-19 resurgence na nangyayari ho ngayon. At ang bansa ho ay nagtatakda ngayon nang sabi nga ay nagtakda ng mga bagong record high sa daily infections sa gitna ng sabi nga ay lumuluwag na quarantine rules, ang sabi ni Secretary Dominguez dun sa kanyang isinabit na report. Pero hindi nila inaalis nga yung posibilidad daw ng recurrence of infections. Ito na nga, naramdaman natin. So, yung mga kritiko na sinisisi ho yung economic team dahil daw dun sa mabilis na pag-usbong muli ng COVID-19 cases sa bansa. Pero sabi ni Secretary Dominguez, ang finance department ay laging sinusunod. Ina-adapt nila yung conservative policy sa kanilang response, yan ay appropriate at any given time. May mga, syempre, kanya-kanya silang depensa dun sa kanilang ginagawang aksyon, mga kaibigan, so far. At yung ating mga parokyano, yan naman po sa Diocese ng Cubao at Novaliches, eh, pwede naman tayong magdasal kahit saan kayo naroon. For the meantime, yung inyong Diocese ng Cubao at Novaliches ay lockdown for 2 weeks ho yan simula ngayong araw. Tama ko, yung winner, ngayong araw, no? Simula ngayong araw, kaya yung mga parokyano o parishioners na pupunta ho dyan sa kanilang simbahan, may mga activities, may mga katekista o ano pa mga religious organizations na nagtitipong sa simbahan, eh, mga choir, ano muna yan. Bolt out muna kayo, hiwa-hiwalay muna kayo at nang sa gayon ay... buti sana kung yung inyong pagbo-bolt in, kamukha dito sa atin, ba, ano lang, virtual. Eh, pero pag kayo nagsama-sama at nagkadikit-dikit ang mga katawan, nagkakamayan at yun na nga, dun ho umiikot-ikot yung COVID-19 virus, kaya delikado muna for the meantime. Unless otherwise na nabakunahan na kayo. Eh, wala pang nababakunahan eh. Meron bang nabakunahan, eh nasa sana ba sila? Dapat yung mga nabakunahan medyo tumutulong kayo sa information dissemination as part ng inyo po namang social responsibility. Na kung ano nararamdaman ninyo, okay, magpabakuna kayo at okay lang ako, kita nyo. Asang buwan na akong nabakunahan, okay naman ako. Huwag niyong suluhin yung nararamdaman. Ngayon, kung medyo may mga ilang bagay na dapat sigurong matutunan ng mga nandyan sa grupo na nagbibigay ng bakuna, at least nakukunan ho kayo ng agad-agarang wika nga natin eh, reaksyon at na masama sa kanila po namang patuloy na pag-aaral na ginagawa. No? So, itong katatapos o patuloy na nakakaalarmang pagdami ng COVID-19 sa bansa at yung mabagal na pag-aproba doon sa mga karapat-dapat na bakuna, yung tinatawag nating consequent delay sa implementasyon ng vaccination program ang nag-iiwan ngayon sa ating mga kababayan ng nganga. Ano ba? Naghihintay at medyo nagbibigay alinlangan ngayon sa marami na... lalong kabahan,
sa mga nangyayari pong ito, mga kaibigan. Sa halip na magbigay kayo ng lakas ng loob, eh lalo kung nagkakaroon ng takot yung ating mga kababayan. Ngayon, ubuhin ka lang eh. Aba, medyo lagdating ka lang, aba. Medyo iba na pakiramdam mo. Kung nervyoso kang ganun. Mabuti na lang at yung virus takot sa akin. Hindi naman, pero nire-respeto din natin yan. Tayo nagpapasalamat na kahit pa paano. Salamat, hindi ko nababasahin yung mga self-serving text ninyo sa atin kung bakit kami ni Kuya Winner patuloy na naririto. Sabi nga ni Lakay, eh kami ho yung old school. Matatanda na sa trabaho ito eh. Anyway, maraming salamat at nakikita ko, nasa na yung nakikita ko doon kanina. Anak ko, matutuwa si Kuya Vic dito pag sabi nga eh, ay, nasa na yun? Matutuwa si Kuya Vic nito pag sa bawat araw yun ang masisilayan niyang kagandahan. Dahil mga kaibigan, nagbabalik na ho! Starting today and so on and so forth. Alas 11 na mga kaibigan, so ako si Edward Eusebio. Salamat, tayo makakarinigan mamayang hapon sa kabuuan ng ating balitaan. Bye! Servisyo ng lubos sa 882.